Hi, Kayeta Nation! Welcome in this video. Ngayon, isishare ko sa inyo kung paano mo mapapataas ang Facebook page like mo using organic strategy, okay? Without Facebook ads. Pero bago yan, huwag mong kalimutang i-hit ang like button sa aking Facebook page, no? Na nasa baba ng video na to, yung link in description ng Facebook page ko. At kung ready ka nang malaman, let's go! Gustuhan mo ang aking video, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para ma-notify kita sa mga susunod kong video. Paano ka ba magkakaroon ng 3,000 Facebook page likes without using Facebook ads? Itong ituturo ko sa inyo ay base lang sa kung anong ginawa ko, kung paano ko napalaki ang Facebook page likes ko, okay? Mayroon akong isa-share sa yung 10 strategies kung paano mo mapapataas ang Facebook page likes mo. Okay, simulan na natin. Una, ito yung typical na ginagawa ng karamihan. Strategy number 1. Using invitation. So, merong iba't ibang paraan, no? Kung paano mo mapapataas ang Facebook page likes mo. Una na dyan, invite your Facebook friends. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mo gagawin yon. Una, punta ka dito sa Facebook page mo, okay? Then, punta ka dito sa community. Ayan, na makikita mo dito sa left side. Kapag nandito ka na, pwede mo nang i-invite yung mga friends mo, okay? Pangalawang paraan naman, no? Punta ka dito sa tatlong tuldok. Ayan, nakikita mo yan. Then, click mo yan. Then makikita mo dito sa baba is invite friends, no? Kapag in-invite mo siya, pwede mong i-select all mo, okay? Then send invites, okay? Pangatlong paraan naman, no? Click mo ulit itong tatlong tuldok na to, yan. Then punta ka dito sa invite friends. And pwede mo naman, ang pwede mong gawin is click mo to. Yan. Also send each invite in Messenger. No, ibig sabihin, once na in-invite mo siya, example ito, pag in-invite mo siya, magsasend si Facebook ng message sa Messenger. Sinasabi doon na i-like niya yung Facebook page mo. Okay? Pero ang ano lang dito, kailangan na meron kang up to 50 invites lang. So, ang gagawin mo, bibilangin mo siya. Isa-isayin mo. Hanggang 50 lang. Kasi hindi siya magsasend. Sabihin natin, select all mo. Ayan. Kailangan na 50 muna. 50. Tapos invite ka na lang ulit. Pangapat na paraan naman kung paano mo i-invite is kung nakikita mo to, sample ito. Ngayon, click mo tong mga nag-likes, then makikita mo dito, pwede mo siyang i-invite, okay? Invite mo siya. Like for example ito. So, yun yung apat na paraan kung paano mo i-invite yung Facebook friends mo para i-like yung Facebook page mo. So, strategy number 2, add business page as a workplace. Ang gagawin naman natin dito, pupunta ka dito sa account mo, okay? Punta ka dyan sa account mo. Then, edit mo tong profile. Pag-edit mo ng profile, ayan, di ba nakalagay dito, add a workplace. So, click mo yan. Then, ang gagawin mo, add ka ng workplace, kailangan yung Facebook page mo naka-business page, okay? Kapag hindi siya naka-business page, hindi siya a-appear dito. I-convert mo siya as a business page yung Facebook page mo para mailagay mo siya dito. Hindi naka-business page yung Facebook page ko, kaya hindi siya makita dito. Pero example natin na naka-business page siya. So, click mo yan, then sabihin natin na self-employed. Yan, lagay mo lang yung mga information dito. Strategy number 4, share page on your personal profile. Ang gagawin mo lang dito, i-share mo lang tong Facebook page mo. Kukunin mo lang tong link, then pwede mo siyang i-share dito. Ayan. Then sabihin mo, "Hi guys. I have a new Facebook page. I need your support. Please like my page." Okay, ikaw na bahala kung anong ilalagay mo dito. Pero kung gusto mong ilagay kung para saan ba tong Facebook page mo, is all about ba to, ano makikita ba dito, ano bang makikita nila dito sa Facebook page mo, yun, ilagay mo siya dito. Strategy number 4, add a link to email signature. Kung nagbibuild ka na ng email list, okay, ang gagawin mo lang is punta ka din sa email marketing provider mo. Ang ginagawa ko kasi dito, no, kapag nagka-create ako ng email, lagi ako naka-attach ng, yan, katulad niyan, signature, okay? Kapag kinilik ko yan, pupunta siya dito sa
Facebook page ko. So, isa din yun sa paraan para madagdagan yung Facebook page likes mo. Napakaganda kapag nagbubuo ka ng email list, okay? Strategy number 5, invite Gmail contacts. So, isa din paraan, no, para mapataas mo yung Facebook page mo. Para mapataas mo yung Facebook page likes mo, ang isa din sa paraan na ginawa ko, yung mga contact ko sa Gmail, is in-invite ko sila. Malaking paraan din yun, no? Lalo na kung meron ka talaga nga sabihin natin na 100 contact sa Gmail mo o mas mataas pa. Pero huwag mong kakalimutan na ilagay dun sa pag-invite mo, bakit nila kailangan i-like yung Facebook page mo. Ano bang matututunan nila dun? Ano bang malaman nila dun? Bali walang i-invite mo sila kung hindi naman nila alam kung bakit nila ilalike yun. O kailangan na magsabi ka, para saan ba yung Facebook page mo? Pang entertainment ba? O parang para sa education ba? Okay? Para sa training and courses pa, mga ganun. So, sabihin mo sa kanila. Strategy number 6, invite LinkedIn. Meron kang mga followers sa LinkedIn, pwede mo silang i-invite, okay? Sabihin natin, oh, buksan natin yung LinkedIn ko. So, okay, meron akong connection, okay, sa LinkedIn na meron akong 468 na connection dito sa LinkedIn. Ang kailangan ko lang gawin is invite sila, okay? Punta lang ako dito, post ko yung image ng Facebook page ko, then ano ko dito, hi guys, I have a new, parang ganun, lagay mo lang, I have a new Facebook page, tapos blah blah blah, okay? Ilagay mo din dyan kung bakit nila kailangan i-like yung Facebook page niya, bakit kailangan nilang i-visit yung Facebook page mo. Mas maganda na image yung ilagay mo. Example, lagay mo yung link mo, okay? Tapos kung bakit nila kailangan i-visit yung Facebook page mo, bakit nila kailangan na i-like yung Facebook page mo, ilagay mo doon, okay? Pwede mo ding i-message yung mga sabihin natin na targeted na prospect mo, okay? Message mo na sila mismo. Strategy number 7, invite email subscriber. Yun nga sinasabi ko sa inyo, no? Kung nagbibuild ka ng email list, pwede mo silang i-invite. Ako meron akong 3,000 email list, no? Na binibuild ko sa aking email. Dalawa na yung email marketing account ko. Yung isa is kumpleto na 2,000. Kapag 2,000 kasi free lang sa MailChimp, okay? Din naman sa isang account is meron akong 1,000 plus email subscriber, okay? Then pwede mo siyang isend, pwede ka maggumawa ng email, okay? Na nagsasabi na meron kang Facebook page, please like this page. Once na mag-like sila ng Facebook page mo, talagang interested sila sa ginagawa mo. Strategy number 8, use Facebook group to get likes. Kung nagbibuild ka ng mga prospects sa Facebook group mo, pwede mo silang i-invite na mag-like ng Facebook page mo. O kaya naman, kung kasali ka sa ibang Facebook group, no, siguro mga 5 Facebook group, pwede mo silang i-invite. Mag-post ka doon. Meron kang Facebook page na ginawa at bakit nila kailangan buksan yung Facebook page mo, bakit nila kailangan na i-like yung Facebook page mo. Lagay mo doon yung mga dahilan. Ano ba yung pinopromote mo, ano ba yung matutunan nila doon, ano ba yung makikita nila sa Facebook page mo. Mag-ingat lang sa mga Facebook group kasi baka yung Facebook group mo is hindi ka pwedeng mag-post, okay? Yung admin lang, tas moderator yung pwedeng mag-post. Mas maganda, yung Facebook group na sinalihan mo is talagang open sa lahat, open na mag-post ang lahat. Strategy number 9, add a Facebook like box to your website. Punta tayo dito sa ano ko, okay. Magandang strategy din to na ilagay mo yung Facebook page mo dito sa website mo. Ayan, andito siya sa right side. Pero bago mo siya mailagay dito, kailangan na meron kang 25 likes na dun sa Facebook page mo. Kasi hindi mo siya ma-embed dito sa website kapag hindi mataas yung Facebook page likes mo. Sabihin natin na nasa 1 likes lang, 5 likes, 10 likes. So, mas maganda na pataasin mo pa na 50 likes yung Facebook page mo bago mo siya i-embed dito sa website. Strategy number 10, no? Add a Facebook link to your YouTube video. Kung meron kang YouTube channel, mas maganda din na ilagay mo din yun yung Facebook page mo. Sabihin natin, punta tayo dito sa YouTube. Okay? Ang ginagawa ko kasi dito, channel tayo, sa likes, sa kapag nag-upload ka ng video, ilalagay mo sa description yung yan, Facebook mo, no?
magandang paraan din to kasi once na magustuhan ng viewers mo yung mga ginagawa mong video, nahahanapin ganyan, pupuntahan ganyan dito sa Facebook page mo kaysa Instagram. Kaya mas maganda na ilagay mo dito yung link ng Facebook page mo. So ito yung 10 strategy kung paano mo mapapataas ang Facebook page likes mo without Facebook ads. Okay, hindi ka gagamit ng Facebook ads. Talagang organic and free strategy yung gagawin mo. At sabihin natin na meron ka pang mga strategy na alam na hindi ko nabanggit para mapataas mo yung Facebook page mo without Facebook ads, no, pwede mong i-comment sa baba para makatulong pa tayo sa iba pang marketer na nanonood ng video na to. So, dito na nagtatapos ang topic natin ngayon. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, give me a big thumbs up, share this video, comment below, at huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click ang bell button sa baba ng video na to, no, para ma-notify kita sa mga susunod kong video. By the way, I'm Neil Yanto, I'm Internet Marketing Vlogger. Bye-bye!